Hi, Sis Mars! Welcome back to my channel. So, ngayon, ang topic natin is about may babies but essentials. Matagal na rin mula nung nag-video tayo ng mga for baby stuff, ganon. Gusto ko rin i-share sa inyo kung paano humaba at kumapal yung buhok ni Kyde. So, ayun, kapag start kong paliguan si Kyde, siyempre papainumin mo muna ng vitamins, then after nun, tinututbrushan ko na siya. Ito yung gamit ko sa kanyang pang-toothbrush, ito. Ito, napakita ko na to dun sa dati kong haul, na ayan yung Oral-B na, ayan, pang-baby toothbrush. Pangkabili pa ako nito isa sa online, itong ano, ito sobrang soft lang talaga nito. Ayan, ayan siya. Tapos ito, oh, tignan niyo yung ano, sobrang soft lang talaga. As in, hindi siya yung parang plastic na bristles. Ayan, sobrang malambot lang. Ito, ito yung nasa haul ko rin to, itong Tiny Buds na tooth gel. Ang ginagamit ko nung nag-start akong toothbrush na si Kyde, kasi nung una, nung wala pa siyang ngipin, ano lang, yung washcloth lang yung gamit ko para sa dila at sa gums. Tapos eto, nung nagpa-practice na kami mag-toothbrush, ayan, ayun yung ginamit ko kasi may lasa to, masarap, pati kahit hindi siya iluwa. Pero kasi nung tinutubo na siyang mag-ngipin, may nabasa ako na dapat merong fluoride yung gagamitin mo. So eto, umorder ako nitong Nature to Nurture, ayan, ayan. Ipa-flash ko na lang yung mga presyo niya. Sa online ko nito nabili sa Shopee. Ayan. Ito naman, wala siyang lasa. Tapos, hindi masyadong gusto ni Kyde kasi nga walang lasa. So, ayun, medyo inaano niya, yung ini-spit niya. Pero, mas okay na rin to kasi mas mapoprotektahan. Mas mapoprotektahan yung ngipin niya kasi nga may fluoride. Iwas bulok, ganun. Huwag mong pagsisipsipin niya, ay nako. Tinan niyo yung nasa lagayan ko. Na ano na. Nawala na kayo, dyan naman. Eh, paano tayo matatapos nito, anak? So, ayun. Next na tayo. After nun, ito na nga, sinashampoo. Sinasabon ko na siya. Ang lagi kong binibiling sabon is yung pwede na sa hair tsaka sa katawan kasi para tipid. Ang mga na-try ko ng sabon dati sa kanya is first yung Johnson's na kulay orange, yung pang newborn. So, ayun, eh, diba nung last time kasi last year, nauso yung ano yung mga issue about kay Johnson's na gumagamit ng mga chemical products, channeling, ganun, yung mga kung ano-ano. So, ayun, nagpalit na ako nun. Pati na-dry kasi yung balat ni Kyde nun. Pati nagkaroon siya ng mga ano dito, nung parang rashes, ganun na antagal mawala nung mga second month niya. So, after nun, pinalitan ko ng Cetaphil kasi nga, di ba, for ano yun, yung mga sensitive skin, yung mga, ay nako, kinuha na lahat. Yung mga for allergy, ano, prone na skin. So, ayun, pinalitan ko, matagal kaming nakagamit nung Cetaphil. As in, matagal, siguro mga naka 1 year siya, tapos bago kami nagpalit. Ang ayoko naman dun sa Cetaphil kasi maliit siya, wala siya nung bote na depump. Pero alam ko ngayon meron na. Tapos dito kasi sa may amin, sa Watson's, tsaka sa grocery, tsaka sa department store, laging wala yung ano kasi diba meron dalawang klase yung Cetaphil. So ayun, naputol tayo. Ang dami na nagka-cotton buds. So ayan kasi diba yung Cetaphil nga is yung meron siyang dalawang klase, yung merong for body only, tapos meron nung for hair and body na. Doon sa may amin, laging wala yung for hair and body. Eh, kung for body only kasi, tapos kung for hair lang, yung separate pa, mas mahal kasi, eh, para sa akin, parehas din naman kasi, di ba, mabilis lang tayo magpaligo ng baby. So, kung ano na yung pang-ulo, yun na rin yung pang-katawan. So, ayun, pati nagpalit na rin ako kasi nga, medyo napapansin ko pag yung ano, yung medyo pawisin si Kyde, tapos hindi mabango, parang hindi mabango yung ano, yung amoy sa kanya. So ayun, tapos nagtry ako nung Dove na pang baby. Nung pagkabili ko, kasi nung ang trinay ko yung may bundle, kasi gusto ko rin matry yung lotion nung Dove. Ano naman kasi, ang tapang nung amoy niya, sobrang tapang, hindi ko masyadong bet yung amoy niya. Pati kapag nailagay sa katawan ni Kyde, pati sa ulo, hindi ko gusto yung amoy. Parang ano, sobrang tapang kasi natatapangan ako para sa pang baby. So ayun, ang ginawa ko sa kanya, para hindi masayang kasi hindi ko na ginagamit sa katawan. Ano na lang, pag yung may pupo siya, ayun yung pinanghuhugas ko sa puwet. So ayun, para hindi masayang, 'di ba? Tapos nag-try din ako nung
baby flow na oatmeal bath. Ayun naman, okay naman siya, okay din yung amoy, tapos mura pa. Ang napansin ko lang kasi, nung trinay ko siya, yung dito sa bandang likod ni Kate, nagkaroon ng parang butlig-butlig na something ganun. So, ayun, X na rin yun, hindi ko na sinubukan. Tapos, pero after nun, nagbalik Cetaphil ako, bumili ako kasi yung Cetaphil okay naman siya. So, ayun, tapos nung last time, na-recommend nga ng kumaring anak ko na ito yung shampoo at body wash nung anak niya kasi yung baby niya, mahaba yung hair, tapos mahaba talaga, tapos medyo shiny, ganun. So, na-check ako kung ano yung shampoo. So, eto nga, ayan, sinabi niya itong Coco Haven Subtle Touch. Ayan, kita niyo ba? Ayan, Coco Haven Subtle Touch. Tama ba? Ano to? Sa Shopee ko siya na-order. Ilalagay ko na lang din yung price dyan. For 500 ml. Meron tong 1,000, yung 1 liter na parang yung box type yung lagayan niya. Ayun. Ako kasi, trinay ko pa lang kaya ito lang maliit. Pero meron pa apat mas maliit nito. I'm not sure kung 250 or 350 ml. Ito, gawa siya ng natural ingredients, tapos cruelty free, paraben, sulfate free. Kasi kahit diba medyo kalbo-kalbo talaga siya nung kahit nung pagkapanganak. Hindi ko alam kung siya makapal naman yung buhok ko, ba't hindi niya naman. So, ayun, napagupitan ko lang siya is nung December last year na medyo manipis pa yung buhok niya. Kaso ang problema kasi is medyo humaba na, tapos sumusurot na sa mata. Pero, makikita ko talaga na effective to sa kanya. Kasi si Kite, wala siya nung mga baby hair dito. Ito, tingnan niyo. Wala siya nung ganun. Ayan, mag-insert ako ng mga picture, yung mga kung ano siya nung baby siya, tapos medyo kumapal na yung buhok niya. Tapos, napansin ko talagang effective itong Coco Haven kasi nga, kailan ko lang ba ito ginamit? Tapos, nakita ko talaga na medyo kumakapal yung buhok niya dito. Alam niyo yung mga baby hair natin, yung tipong kapag nag-pony tayo, may mga lumalabas. Ayun, meron siya, pati yung mga buhok yung dito sa, ayun sa balat, ganun. Meron siya, tinubuan siya ng gano'n. Ito, papakita ko sa inyo. Hindi ka dito, anak, total malikot ka. Ayan, tingnan niyo, ayan o, kita niyo ba, ayan o, di ba? Ayan, di ba, ito o, ayan o, ayan o, ayan, wala siyang ganyan dati, as in, mataas pati yung hairline ni Kai, kitang-kita yung, dito ka anak, teka lang, kitang-kita yung dito niya, yung sa gilid, teka, kitang-kita yung dito sa gilid niya, kasi nga, medyo, mataas yung hairline niya, tapos manipis pa yung buhok. Pero ngayon, talaga, nagkaroon siya ng mga baby hair, tapos, mabilis humaba yung buhok natin na niya, o, kakapagupit lang namin nung December, o, tapos medyo mahaba na naman yung buhok niya, pati, mabango itong Coco Haven kahit pagpawisan, tapos kahit kinagabihan na, amoy mo pa rin yung nasa ulo nung baby. So, talaga ako kasi, ayan, ang dami niyang baby hair, diba? Ayan, o. Tapos, pati itong sa gilid. Tapos, meron pa yung maliliit na mga parts. Sabi nga nung daddy niya, huwag kong masyadong ikuskos dun sa mukha kasi baka raw magpa-unggoy na raw si baka raw kumapal yung mga buhok. Pero, hindi naman. Ang ginagawa ko sa kanya is, kapag lagay ko sa ulo, winawash ko muna siya, tapos babad ko siya ng mga 1 minute. Tapos, pagkatapos kong sabunan yung sa katawan niya, tsaka ako binabalikan ng balaw yung ulo. So, ayun. Yun, mabango to. Medyo pricey lang yung presyo niya. Pero, tipid na pa siya gamitin. Pati ang napansin ko, compared dun sa ibang hair and body wash ng pang baby, eto, mabula siya kapag in-apply mo siya sa ulo, sa katawan. Pero pag binalawan mo, mabilis mo wala yung bula. Unlike dun sa iba na mabula, tapos kapag binalawan mo, yung antagal mawala ng, antagal niya mabanlawan, ganun. Antagal, ayun, naputol na naman tayo, no? Ang daming intermission pag may gantong bata kang kasama sa vlog. Tapos, eto naman, after ng maligo, eto, ginagamitan ko siya nitong lotion. Pero ito, minsanan lang kasi nga, masyadong bet yung consistency nitong lotion at to. Tapos, medyo matagal siyang matuyo. Mas bet ko to, mas gusto ko nang gamitin kesa dun sa Dove lotion. Kasi, yung Dove lotion, diba yung nabili ko nga kasama nung shampoo, makapal yung consistency niya. As in, kapag nilagay mo, hindi ko alam kung ako lang ha. So, ayun, makapal yung consistency niya. So, kapag nilagay kay Kite, ang tagal niyang matuyo, eto pa naman kapag lagay, kapag tapos maligo, tapos pinahiran mo ng lotion, gano'n, kung saan-saan na naglililikot, kaya ang tagal matuyo tapos ang dulas-dulas niya. So, ayun, ito yung ginagamit ko. Pati ito kasi, natural, made from natural ingredients din. Tapos,
tapos ito medyo mura pa. Tapos pero nag-iisip ako kung gusto kong bumili nung Cetaphil na lotion. 'Yon yung malaki na kasi ano lang ata yung parang 400 plus na yung de-pump na. So nag-search pa ako kung maganda siya dun sa iba. Pero syempre iba-iba naman tayo ng skin type ni baby, hindi porket nag-work kay Kyle ay mag-work din sa ibang baby, hindi naman porket hindi nag-work kay Kyle is pangit na rin sa ibang baby. So ayun lang talaga, try lang din tayo ng iba't ibang products kung ano yung magustuhan natin, kasi kapag nakuha naman natin kung ano yung fit sa baby natin, mag-stick na lang tayo doon, kasi ibig sabihin ayun yung hiyang niya. So ganun. Lagi kong pinopromote, walang bayad. Ito yung SM bonus na cotton bags kasi sobrang manipis lang talaga siya. Ayan. Meron itong lagayan, ito na yung takip kasi sinabog na ni Kai. Itong suklay naman to, na-order ko lang sa Shopee kasi noon nga yung medyo humababa na nga yung buhok ni Kai. Nag-start na akong mag-suklay din sa kanya kasi dati, tinutuyo ko lang ng towel. Ginaganon ko lang yung inaayos ko lang ng pakamay. Meron nga, medyo nga humaba na yung buhok niya na ba-brush up ko na yun. Tapos ang ginagamit ko lang kasi noon is yung suklay kong maliit. Naano ko na to, ayan. Umorder ako sa Shopee. Ayan. Mura lang naman to, wala patang 20. Ayan, tingnan niyo yung tip niya dun sa dulo. Merong mga circle na maliliit para pag ginanon mo sa scalp ng baby, hindi tatama yung matusok na part, ganun. Ito, kaya hindi siya masakit kahit at the end. So, ayun. Tapos, ano pa ba? Anak, nasin yung ano natin? Ito. Itong baby care plus, tsaka na powder, tsaka itong baby cologne. Ano to? Na-order lang to sa mga ano, Avon ba? Tama. Ano, ito ata yung parang naging kapalit ng sweet cell dati. Yun, na-order lang to sa mga ganito. Ang umorder kasi ito is si mama. Kapag si Kai nandun sa kabila, ito yung ginagamit. Mabango nito. Pero hindi ako gumagamit ng pulbos pagka after ng maligo. Kasi, di ba after maligo, medyo open pa yung skin ni baby. So, ang mangyayari sa pulbos is parang mamumuo-muo lang siya. Kaya after maligo, ito lang yung ginagamit ko, itong baby cologne nito. Ayan, ang pagbango rin nito, kahit pawisan, kahit palitan mo na ng panibagong damit yung baby mo, ang bango, ay anak naman, masisira. Ang bango talaga niya. Ayan, naipit. Ayan. Yan. Kasi, ayan. Ito, ang bango talaga nito. Mura lang nito. Wala pa atang 200 or less than 150. So, ayan. Pero kung may iba kayong gamit na sa baby nyo, okay lang din naman. Ito kasi tayo, sa mura lang din tayo na medyo tipid-tipid din. Kasi pansin ko habang lumalaki or tumatanda yung mga baby, parang pa-less, ano tayo, pabawas ng pabawas yung pagiging maselan natin. Diba dati, nung baby pa lang sila, yung maliit pa, ang dami nating mga pinapahit, nagpapahit pa tayo ng mga oil, ganyan-ganyan. Tapos, ang dami nating ginagamit talaga na products na para sa kay baby. Pero pag yung patanda ng patanda, parang ano tayo, yung hindi na tayo masyadong maselan sa kanya, gano'n. Kasi yun lang, sana mga sismars, meron kayong natutunan, sana meron akong mga nabigay na share na mga tips and knowledge sa inyo, lalo na sa mga mamis dyan. So, ayun, dito nga. So, ayun, thank you so much for watching. Bye! Bye, karo, anak. Bye! Bye! Bye, kayo dyan. Ay, nakutin. Bye! Hindi. Bye! Bye na. Bye!